Guys, meron po tayo ngayong aayusin tungkol po ito sa isang router. Router po ito na fiber optic yung input. Hindi po ito UTP na ano, RJ45 input, iba ito po. Ito po ay model niya ay Zone. Ito po ay walang power. Wala po itong power. Try po natin kung anong trouble niya. Tuturo ko po sa inyo. Ito po ay 100% na gagana talaga. Complaint po nito guys is no power. Galing po ito sa guest sa room 1062. Kailangan po natin buksan to. Kailangan natin yung tools na tester, soldering lead, soldering iron, at screwdriver. Subukan po natin itong buksan guys. Plug na po natin. Try po natin i-press itong ano niya, switch. Kita niyo guys, walang ilaw na ano na nag-i-indicate. Walang red light na ano, ilaw. Minsan wala talaga tong ano, supply na pumapasok. So try na po natin guys na i-check sa tester yung output ng transformer kung may mayroong output na 12 volts. Ang gagawin po natin guys, i-set muna natin ang tester natin sa voltage. Lagay natin dito sa 20 volts DC. 20 volts DC guys. Kasi 12 volts lang yung supply natin. Tanggalin natin guys yung supply, yung ano niya, connector. Yan, make sure naka-plug na. Tanggalin po natin at subukan kung may power na output. Meron 11 volts. Yan, meron. Ibig sabihin okay yung ano natin, yung adaptor natin. So guys, okay yung supply. Bubuksan na po natin. Unang gawin natin guys yung screw sa gilid, tanggalin natin. Maliit na screw nito. Yan. Matigas, tanggalin ah. Yan. Tapos tatanggalin natin tong cover niya, tong plastic. Atake na natin yan. Diyan nakakabit yung fiber optic kasi.
Tapos itong mga rubber na ano niya sa likod, sa butas. Cover lang to, tanggalin natin to. Andiyan ang screw sa loob eh. Tanggalin natin yan. Apat yan. Ayun, wala na. Tanggalin na natin ang screwdriver. Ayan o. Phillips screw yan. Ito guys, ibibiyakin na natin guys. Medyo may katigasan tong plastic na to guys. Yan o. Pero ingat na kayo sa pag ano nito, pagbiyak, kasi baka matamaan natin yung ano, yung circuit board. Oh yan, madulas tong plastic na to. Yun, nabiyak din. So yung una natin gawin guys is visualization. Titingnan po natin kung may mga bakas ng pesa na nasunog. Umiitim kasi yan eh. Umiitim yung pesa o kaya nakikita natin basag. So ayan pong board. So, ang tester natin guys, iset natin muna sa ano, sa resistance dito sa may buzzer. May tatak na buzzer 'yan. Check natin diyan. Pag may short circuit kasi magbabash 'yan. So meron talagang short circuit dito sa ano, sa input ng supply. So hanapin natin yung ano, yung short circuit niya. Pero sa ganitong kaso eh alam ko na to kung saan ang short circuit. Ituturo ko lang sa inyo kung saan talaga to. Simple lang to. Ito. Tuturo ko sa inyo kung saan siya talaga. Yan, nakikita nyo yan, may dalawang ano, kapasitor. Ayan o. Tuturo ko ito. Yan. Dalawang yan. May tanda yan na may X na dalawang X. Yun, may naka-short siya, dalawa sila. Pero isa lang yung sira dyan, isa lang naka-short circuit dyan. Kailangan natin ma-determine kung saan sa kanilang dalawa. So kailangan na tayo magtanggal ng pisa dito. Isa sa kanila dito ay sira. Kailangan natin ma-determine kung sino sa kanilang dalawa. So ito po.
Ito po siya. Yung may X, dalawang X yan, yan ang tanda niyan. Tapos ito yung isa. Baka ito sira o kaya ito. Isa sa kanila, tatanggalin natin. Tapos ito yung mga marka ng ano, may sign na parang nabasa siguro to ng moisture. Kasi airconized ang kwarto nito eh. Tsaka yun ang causes na nasira yung ano, yung pisa nito. Yan, papainitin na natin yung soldering iron natin para matanggalan natin ang isa sa mga kapasitor na maliit na yan. Ceramics kapasitor yung tawag yan. So isa dyan ang tatanggalin natin. Either isa sa kanilang dalawa. Depende sa inyo kung saan kayo mag-umpisa, kung sa taas o sa ilalim. Yan. C456 yan at saka C457. Yung ano, ceramics capacitor. Yan, isasulat ko. C456 at C457 yan. Isa lang yung tatanggalin natin dyan. Subukan natin. Baka matsamba yung makuha natin, yung sira talaga. E kung sira yung makuha natin, huwag na natin tanggalin yung isa. Dyan na lang. Dyan na lang, oh. Initin nyo lang yung kabilaan. Pero bilis-bilisan yun mag, ano, ibalik-balik nyo para mag lumambot siya. Tabi muna natin sa gilid yung ano, pisa niya. Lagay pa natin sa ano, continuity. Yan o, tinabi ko na siya. So short circuit talaga tong kapasitor. So para makasigurado tayo, idikit muna natin to sa tape. Kasi dumudulas-dulas kasi. Mahirap i-ano yung test prob natin. Baka nagdidikitan yung prob natin. Ilagay natin dito sa double tape. At i-tester natin ulit kung sure ball talaga na short circuit siya. Po, nakadikit na siya oh. Kasi maliit siya eh. Mahirap eh ano. Madulas yung yung pesa. So confirm na talaga, short circuit talaga yung ano na itong ceramics capacitor. Try naman natin itong natira kung ano, magsa-short pa rin. Yan, wala na. Good na good. Bali, resistance na ito ng ano, ng mga capacitor niya. Hindi na siya nagbibip. At yan, diode na yan. So, tsamba yung nakuha natin, isira talaga. So hindi, wag na natin itong galawin. Subukan na lang po natin itong ano, lagyan ng power supply kung gagana na siya, kung iilaw na yung ano niya, power indicator niya. So try natin po, tanggalin na natin yung ano natin, soldering iron, at ipalit yung ano, adapter. Guys, itong tinanggal natin na kapasitor, kahit hindi nyo napalitan ng bagong kapasitor, kahit itira nyo lang yung isa, okay na yan. Pero kung maubos sila talagang dalawa, sila masira, ipalitan nyo na lang ng ano, ng 103 na ceramics na malaki. Kahit isang piraso lang, okay na yan. Gagana pa rin yan.
Yan, saksak na natin dito sa ano, saksakan niya. Diyan laang. Yun. Magkalimutan i-press yung ano niya. Yung power switch niya. At yun. Makikita natin may pula na ilaw na. Yan ah. Yun. May power na. So okay na yan. Ayos. Yun lang kasimple yung ano niya, yung trouble nito. Pero kung hindi mo alam, eh, sigurado tatapon mo na tong ano mo, itong router mo. Yan. So yung sira niya is C457. Yun lang po. Yan, liit lang ang sira niya oh. Ano mo hanapin yan kung isa-isahin mo talaga yan? Ako mga dalawang buwan ko yan na ano, na-solve na ganito na kaso. Araw-araw ko chine-check yung circuit board nito. Tapos inalagyan ko ng ano, ng pintil pin ng parang minomodule-module ko siya. Kaya sa katagalan ko na pagtitest, nahuli ko yung ano, yung sira ng mga kapasitor din. So, minsan dito sa electronics, eh, minsan tiyaga lang kailangan para mahuli mo yung sira niya. Yung sira na pisa. Tinakpan ko na siya. So, sana nagugustuhan niyo yung ano, yung mga pinopost ko na ano, tutorial dito. Sana abangan niyo lagi yung vlogs ko. At huwag niyo kalimutan i-subscribe yung YouTube channel ko para may matutunan kayo na mga nalalaman ko rin dito sa pagre-repair. Yan po. Yan ang po mga tandaan niyo. Yung mga guide ko. So, salamat po sa pagpanood ng aking vlog.